Gate. Please check gate, Silent Hill. Okay na, tapos na. Sana panoorin niyo yung gagawin kong video kung paano ko ginawa yung amplifier na to. So, bago yun, magsa-shoutout muna tayo sa mga kaibigan nating tech vlogger at sa mga supporters at napadaan sa aking channel. Ipa-plus ko na lang sa screen yung lahat ng isa-shoutout natin. Okay, at pagkatapos nun, intro muna bago tayo mag-umpisa sa ating video. Okay.
Okay. Yan, mabalik tayo. So, mayroon tayo ngayong gagawin na ayan, DV audio. So, model niya ay EQ amp -502-12. Hindi ko pa siya na troubleshoot. So, sinaksak ko lang. So, may power naman. Ang una kong napansin dyan ay hindi siya nag-relay. Ito. Yung pinaka speaker protect niya, yung relay, ay hindi nag-on. Pero, mayroon naman siyang power. Ang nag-on lang ng relay, yung sa speaker selector. Ito. Ito ba? Ayan, yung mga relay na yan. Yan, yan. So, dalawa yung relay. So, para sa speaker select yan. So, ngayon, ito troubleshoot natin. Unahin muna natin yung tone control. Kung gumagana. Tapos, yung EQ. So, try natin kung gumagana yung EQ at tone control. Pati yung master volume. At yung input, ano? Input selector. So, yun muna yung ito troubleshoot natin bago tayo mag-focus doon sa main amp. So, check muna natin si tone control tapos si EQ. Ayan. So, mayroon na ako mga na-upload na ganitong video, guys. Pero sa ganitong model at sa ganitong brand, wala pa. So, wala pa akong na-upload. Kaya ito, gagawa natin ng video para sa mga nagtatanong or naghahanap ng solusyon sa mga ganitong model at sa ganyang issue, yung walang sound. Okay, set up ko muna yung signal tracer natin. Okay, ayan, naka-set up na, guys. So, nagkabit na tayo na, dito na yung ano natin, signal tracer natin. Natanggal kami yung ground. Ayan. Ayan, guys. Set up na yung signal tracer natin. Ito yung ground. At nagkabit na lang tayo ng player. So, cellphone na lang din ang gamitin natin. So, nag-input tayo sa naben. Ayan, tape. Ayan, tape. Yung auxiliary. So, ayan, may ano na yan. Nag-aantay na yung signal natin. Ito pala yung gamit nating ampli. So, dito. Mas. Yan, X-bus, IX-bus pala. Ayan. So, naka-set up na yan. So, may speaker na rin yan. At ito yung speaker niya pala. So, ito yung speaker. Gamitin natin. Okay, testing natin yung output dito, guys. So, since nagtiplay na yung player natin, yung cellphone, so, diretso na. Dito na tayo sa output mismo nung yung demultiplexer natin. So, output na yan. Diretso na tayo sa out. So, dito. Ayan, nagbablurred na naman yung camera natin. So, dito na lang, guys, sa capacitor na yan. Ayan, try natin. Oo, ang tulad dyan. Kung makahanapin mo, kahit naging naka-FM pala. So, set nga natin sa auxiliary tuner pala. Dito tayo. Yan, auxiliary tuner. So, at least gumagana pala yung ano, guys, yung FM. Gumagana pala. So, nakita nyo may sounds na rin siya. So, out. So, output. Yan. So, yun, left and right. Yan. So, left and right, mayroon na yung out. So, galing na yan dun, guys, sa multiplexer natin. So, ito, itong wire na to. So, diretso na yan doon sa main volume. Oops. Tanggal na naman si ground. So, diretso na yan dito sa volume. So, shortcut na lang din. Diretso na tayo dito sa output ng tone control. Ito na yun, guys. Oh. Ito yung wire na to. So, dito tayo sa, ano muna? Sa left.
left channel. Yan, naka-steady yung test point natin. So, volume natin. Ayan. Pala yung blower. Okay, ibig sabihin, mayroon ng normal na yung ano natin, amplifier. Then, uy! At nag, ano na siya guys, oh. Nag kulay, ano ba yan? Dilaw na. Dilaw. So, kasi guys, pagka pula lang yan, so try nga natin ulit. Ayan, kung pula lang yan, hindi yan nag-relay. So, antayin nga natin kung mag-dilaw. Ayun, nag-dilaw na. Ibig sabihin, nag-relay na yung speaker protect natin na relay. So, yun, okay na pala. So, nag-relay na pala yung speaker protect. So, ibig sabihin, posibleng okay na yung main amp. So, okay na siya. So, yun, buti naman, hindi na tayo magkakalkal yan. So, bulong nga natin ulit. Ayun, mayroon isang ano, blower. Okay, so try natin yung bass treble balance. Try natin kung gumagana. Yung balance, wala. Yung bass okay naman, treble okay din. Try natin yung ano, yung ano ba yun, nasa left channel, nasa left channel tayo. So try natin sa right. Okay, right. Balance talaga, wala guys. Yung bass mayroon, treble okay naman. So, okay yung bass treble natin guys, bukod lang sa balance. So, try natin yung EQ kung gumagana. So, siyempre, engage natin yung button kasi naka-off yan siya. So, engage natin. Ayun, kung napansin nyo, umilaw. So, pagka hindi yan naka-engage, wala siyang ilaw. So, ilaw on natin, engage natin. Okay, try natin. So, okay yung ano natin, yung right channel gumagana. Try natin sa left. Balik tayo sa left channel. Okay, ito. Okay guys, gumagana yung EQ. So, maganda yung EQ. So, ito yung kagandahan sa ano guys, sa DB Audio na ganitong model. Yung ginamit nila na slide sa para sa equalizer. Ayan na. Magandang klase na. So, smooth siya i-ano. Smooth pa siya i-pihitin o i-slide. So, matibay yan guys. Matibay itong ganitong slide. So, yan lang yung advantage sa EQ ng ganitong model. So, maganda yung maganda yung nilagay na slide volume. Ngayon, check natin yung ano mic. So, mic naman. Mic naman yung i-test natin. Ayan, kabit tayo ng mic. So, yung mic, mono lang naman yung guys.
So kahit din natin lipat mamaya yung signal tracer natin, mono input naman to. So testing natin. Mic 1. Check, 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 check. Hey. Hello. Hey, check. Hey, hey. Hey, hey, sound. Hey, hey, sound, check. Hey, check. Hello. Ayun. So, okay naman yung mic mixer. Lapit mo nga nun. Ayan, yung mic mixer, guys. Ayan. Okay naman. Test check. Hello, sound. May kunting ano nga lang, may kunting cracking. So, ayun, linisan na lang natin or palitan na lang natin yan. Test check. Hey, sound. Hey, hey, check. Yung echo, wala. Wala siyang function. So, papalitan na rin natin yan. Hello, hello, sound. Hey, check, check, hello. Sound, sound, hello. Okay, yung ano guys, yung mic 1, wala. So, papalitan natin yung mic volume. 1, mic 1. Tapos balance. Ayan, yung balance, palitan din natin. Echo. Tapos yung mic mixer na rin. So, bali, tatlong papalitan natin dito. At, i-check na rin pala natin yung ano, yung main amp guys. Ang issue nitong DB Audio, sa experience ko lang guys, ang issue nito, sa kadalasang na i-encounter ko, ay yung mga resistor or yung mga piyesa dyan, ibang parts, ay kinakalawang kusa. Kinakalawang kusa yung mga ano nila, yung mga paa. Ayun guys, katulad nyan, kinakalawang kusa yung resistor. At nandun pa, mayroon pa ako nakita. Ayun no, kita nyo ba? Ayan, may mga kalawang na o kinakalawang na yung mga resistor. So ilan lang yan sa mga kinakalawang na piyesa dito sa labas. So malamang sa loob o sa ilalim nitong heatsink, mayroon pa yan. So check na rin natin yan. Tapos ayun, bago natin kalkalin ito, so hanginan muna natin kasi maraming styro na ha, kita nyo ba? Kinunot na styrofoam. Okay. So yan, linisan muna natin. Tapos balik tayo mamaya. So bubuksan na rin natin 'to. Ayun, ayun. Ayun. Okay. Ayun, nalinisan na, guys. Ayun na. So yun yung amplifier. So andito yung board. Tinanggal namin yung board. At nalinisan na rin. So ito pala, guys, yung sinasabi ko. Nakita nyo ba yung mga kalawang? So ito talaga yung sakit ng DB Audio. So ewan ko lang sa mga yung mga hindi pa nakaka-encounter ng ganitong amplifier. So ito yung sakit niya. Hindi naman nababasa yung unit. hindi naman yung sila nabasa o nahamugan. Kusang kinakalawang yung mga parts. Ayan. Ayan nga, parang hindi yata klaro yung coverage natin. Ayan, ganyan na lang. So, ito. Kita nyo ba yung mga paanang transistor, yung switching transistor? Ayan. Ayan, kalawang yan. Ayun. So, yan, nag-umpisa ng kainin ng kalawang yung paa. Mga transistor na yan. Ganun din yung mga resistor. Yan. Dito mayroon dito na kinipispatan mo kanina. Kahit nga yan guys, yung mga jumper. Ayan. Tulad nito, resistor na ito. Dilim. Ayan. So, katulad dyan, kinakain na rin ng kalawang yung panya. Ayan. Tapos, jumper. Mayroon ako nakitang jumper dito. Ayan, yung jumper na yan.
Nakalawang yun. Tapos yun yung nakita natin kanina na resistor. Ayan. So, alamin natin yung value niyan mamaya. Kung anong value. Tapos papalatan na rin natin yan. Ayan. Tapos ito, linisin natin. Kasi rugby yan na natuyo. So, sigurado may ano yan dyan. May kinakalawang na rin. Although, nag-relay naman siya. So, hindi rin pala natin kasi na-test kung may sounds, kung may output yung sounds niya. So, sa pinaka-speaker output niya. Hindi natin na-test. So, ayan, ay double check na rin natin to. Okay. Ayan guys, balik tayo mamaya. So, palitan ko muna ito. Yung mga nakita natin, mga kalawang na yan, o kinalawang. Tapos, balik tayo mamaya. I-discuss na lang natin mamaya at kung ano yung mga napalitan natin. 1 hour later. Okay. Okay, ayan na. So, nalinisin na natin at napalitan na natin yung mga kinalawang. So, ito. I-review lang natin yung mga pinalitan ko. So, ito guys, ito yung kanina na may rugby. Ayan siya. So, halos pinalitan ko na lahat. 6 na piraso na yan. Ayan, ayan. Kasi, anong paglinis ko nung rugby, kunti na lang yung kapit ng mga paa niya. Kasi kinakalawang na nga din. O, nag-decide ako na yun na lang. Palitan na lang lahat. Ayan. Tapos, yun pa ba? Ito. Ayan, 470 ohms. Tsaka yung 39k ohms na resistor. Tapos ito pa yung 68 ohms na 1 watt. So wala akong available na 1 watt, kaya 2 watts ang nailagay ko. So galang yan sa TV. So wala kasi tayong available na bago, pero okay lang yan. Tapos ayun pa ito guys, napansin nyo ito, ganoon din, wala rin akong available na 68k na resistor. So ang ginawa ko, ginaya ko lang yan. So ginaya ko lang yan sa ohms low. Kasi pag sabi niya, pag dinugtong-dugtong ang resistor, so makukuha mo yung yung hinahanap mo na value. So katulad niyan, at dalawang, lapit nga natin, ayan. So dalawang 33k tsaka dalawang 1k ohms. So 33 plus 33k is equal to, yun, bahala na kayo. Tapos 1k plus 1k is equal to, bahala na rin kayo. So bali ang total niyan ay 68k. So ayan, napansin nyo yung nakalagay sa board ay 68k. Ayan. So, tulad yung katabi, yung kulay blue. So, yan, 68k rin yan siya. So, yan, okay pa naman yon. Tsaka, ito, yan, yung 10k na yan. So, pinalitan din natin yan. Okay. Ano pa ba? Ano pa ba yung napalitan natin? Yan, yung mga jumper at mga transistor na 5401 yata yun. So, ito. So, ito pala yung mga napalitan natin. Yung lahat, pati yung volume. So, apat pala guys yung volume na napalitan natin. May jumper pa nga dyan. May jumper pa na napalitan tayo. So, bali, apat na 5401. Sa mga resistor, jumper, at volume. Okay, ayan. So, ayan, napalitan ko na rin yung volume. At napansin nyo yung knob na nakulang. So, ayan, nakompleto na. Kompleto na yan. Ngayon, hindi ko pa kinabit yung heatsink kasi magsasoundcheck pa tayo. Konti lang kasi para matesting lang natin bago natin ma-fix. So, itesting muna natin. Saglit lang para baka kasi ma-overheat yung ating transistor. So,
ano lang, tamang sound check lang o testing lang. Ayan, sisetup ko muna guys yung signal, yung input signal natin, tapos sound check muna natin. Okay, tapos kinabit ko rin muna yung ano, yung thermostat. Ayan, kasi hindi yan siya mag-relay kung wala yun. Ayan, kabit ko muna natin yung mga hindi pala nakabit. Ito yung supply supply nung ano, multiplexer supply niya, tapos nung 4558 preamp IC, tapos ito yung supply din ng tone control at yung input ng amplifier, so galing yung tone control. Okay, yan, sound check natin. Ayun, na-connect na rin pala yung speaker. So, mayroon ng speaker dyan. Okay, antayin natin mag-dilaw at mag-relay. Ayun, dilaw na. Okay, so, volume natin. Ayun, okay na. Balance. Okay. So kanina na-check naman natin yung ano, yung mic sa entrance ng ating video. At yun, na-testing naman natin lahat na. So yun, okay na. So ipi-fix ko na lang. Ipi-fix ko na lang yung heatsink. Saka natin iobserbahan at isa-sound check na rin natin. Ayan.